3, same server. And eto na, mga kaibigan, para sa ating game number 2, Onic Indonesia versus Evos Legends. Sino sa palagay nyo mananalo dito at ang huling kampiyon for Mytel International Championship Series 2 yan natin malalaman. Pakilala lang namin to, happy time din pa rin. Let's go, Anti-Mage for this Uranus. Rasi naman dito for this Kufra. Sans Jago for the Kimi. Sasa for this Thams. Drian naman ang gagamit ng isang Luigi. Yan, para sa Evos Legends sa red side, Rexy sa kanyang Selena, 1 naman sa YSS, back siya dito para kay Bajan, Zace for the Lunox, Rek para sa kanyang Esmeralda dun sa top lane. Kung titingnan direct, isa rin yan si Rek tsaka si ano, si Sasa naglatapat kanina. And mortal, tingnan mortal, mo naman, mortal, oh, mortal enemy. Mortal na magkawa yan, pre. Oh. Mortal na magkawa yan, talagang yan yung ano, parang si ano yan, si Mario tsaka si ano, yung malaking katawan. Si Mario and, Mario and the enemy dragon. Mario and friends. Mario and friends, yan. Galing yung binibigay dito. Pero early stage of the game, nandun yung pwedeng lumamang yung Evos Legends dahil meron silang tatlong mage. So instant burst yun. Pero magiging mahirap naman dito for the team ng Evos Legends din kung sakaling magkaroon ng farm tong si ano. O tignan mo naman yung vacuum. Mm-hmm. Tapos may damage pa si Sanjago doon na may bibigay din. So mahirap kung sinong mag-decision, kung sino nga bang mananalo dito. Pero si Rasi bouncing pull agad ang ibibigay para nga naman dito sa bottom lane. Pero si Zay sa babakap lang din naman, apat na yun ang tropa ng Evos Legends dito. Mm-hmm. Pero medyo magiging ano, magiging pantay lang muna ang pangyayari. Ayaw nilang agrihin kasi level ano lang si level 3 si Antimage, pwede na rin mamatay. No, delicate sa, pero eto na for this Evos Legends, bumitaw na lang naman ng vacuum. Zay dito running out of life for her Lunox, pero nako level 3 lang yan. Revitalize has been pop. Dire-diretso lang, hindi ka pwedeng lumigo, hindi ka pwedeng umatras, pero here comes the backup. There's an off-cam kill, mga kaibigan, sa other sides. Pero yun, si Zace dito, Kuya Herb, wala nang buhay. Yeah, Happy Ballers with a 2-0 lead. Nakaano pala, naka-purify si Lunox, no? Nakatank din. So, maganda nga yung nangyayari. Ay, revitalize. Revitalize. Tapos nakaano din, naka... Ano din siya, nakatank. So, suporta lang siya talaga sa tropa ng Evos Legends dito. Pwede, cooldown reduction lang ang mga bubuhin yan. Kukunat okay na. Okay na, matik na yan. No? Matik na yan. Kahit concentrated energy lang agad para at least mabuhay-buhay siya kung sakali magkakaroon ng clash. Tapos meron pa siyang brilliance, di ba? Tapos pag ano na siya, ang tawag dito, Oracle. Yun. Ay, Oracle, pwede rin yun, Oracle. Dire-diretso so, yung counter skill niya, di ba? No, biglang lakas na, biglang. Pero sakit talaga ni ano, pre, sakit ni Drian na. Kanina pa napapansin dun sa isang clash dalawang beses niya na vacuum. Mm-hmm. Yung mga kalaban sa bottom lane at naging mahirap nga naman 'yon para sa kanila, pero eto, mukhang abisa laro, hindi magko-connect kasi yung number 1 ng Selena nasa Onic nasa Onic Indonesia. Mm-hmm. Tama ka diyan, Kuya Herb. So, for this fight mga bestie wap, nilalaliman na ng Onic Indonesia, nakita nila yung potential nila for the early stage na game. Another dash for Kuya Juan, pero hindi kayanin. Ito si Sasa. Nagkakita na naman sila, men. Nagkakita. Speaking of wreck dito, mukhang mabibigyan. Ayan na nga si Sasa. Galit na galit. Gustong malakit, pero tingnan natin kung matatay. Dinaanan lang ng ano, gulong pre. Gulong ng palad. Pag dumaan ka, patay ka. Mga matik ka. Matik. Mabibigyan ka dyan, sir. Talagang si Antimage, inalaliman niya na eh. Kasi alam niya yung kunat, nandun na eh. Nandun na rin yung may items na rin siya kahit papano. Pero tatlo na yan, medyo malalim yan. Pagka ganyan, kailangan mong umalis. Kasi eto na yung gulong. Speaking of gulong ng pala, dapat nilikan lang kalaban Antimage dito. Nangangapa. Pero nakapag-flicker out, nabuhay pa nga. Naku po, Dredge. Nakataas pa. Turtle is now up. Di na muna papansin ng Delicates. Ano lang muna. Chilling like a villain. 3-1 ang aring score. Evos Legends were able to get the first kill na rin sa wakas against Onic Indonesia. Nako, 3-1 ang ating score, 3 minuto at 50 seconds. Medyo in English ko na, hindi ko kasi alam ang ano, 50 ba, 50, parang ganun. Pero ito na nga, mga kaibigan, pwede na nilang kuhanin yung Cryo Turtle dito, pero mas better na kumuha muna sila ng another objective, which is the Torre, o kaya makapatay sila, para mas ano, mahirapan kontesin nung Onic Indonesia, yung Turtle na yon. Pero si Zace dito, nararamdaman na yung sakit ng vacuum, kahit nakatang emblem siya eh. Ramdam niya talaga eh. Exactly, Kuya Herb. Pero ito na, apat laban sa tatlo sa bottom lane, pero hayaan na lang. I think objective wise, pwede kunin to ng Evos Legends, pero syempre naman natin may Kimi din ng Onic Indonesia. Napakadaling i-contest din yan. Oo, tinamaan! Tinamaan si Kimi ha, ng Bagya, pero nag-purify na lang din para nga naman na makatakas. Nag-reset yung Cryo Turtle. Kasi alam niya nandito rin sila Razi, so na-delay na naman ng ilang segundo yung bottom lane. Doon talaga sila pumapuesto eh. Kasi alam nila na pag namatay nila si Anti-Mage, pwede sila makakuha ng Torre, tapos ang Cryo Turtle. Patigam mo si Razi, yung pwestuhan niya dito, kitang-kita talaga yung mga tropang ano eh, dadalaw. And speaking of dadalaw, eto na nga, si paring Razi, mukhang mabibigyan yung tatlong player sa bottom lane. Apat, laban sa tatlo, mahirap yan. Mm, so true. Pero this time, mga bestie wapa,
3-1 na ang ating score. Anti-mage dito was able to get that death by him. Napatay lang din naman. Pero si Zeiss, revitalize has been popped. Pero baliwala, that damage output from Kuya Drian. Tinamaan pa na shotgun, raparapan, arrow. Pero there's a flicker out or TP out. Oops. Uy, hindi. Kaya hindi pa, hindi. Pero medyo nalilin lang sila sa mga bagay-bagay kasi nababasag at nabasag na yung mga ni. Tamang pwestuhan dito yung top lane, nabasag na yung turtle, sinisimula na ngayon ng Evos Legends. Pero kung sa kills lamang dito yung Onic Indonesia, and here comes Onic Indonesia, eto na yung Kimi. Tingnan natin kung sino makakuha nito. Sanjago nakaready na rin, Bajan, tingnan mo sinasaling damage dito. Pero turtle, nakuha pa yung Kimi. Naupo, Bajan dito, running out of life. Napatay pa nga rin, Zeiss naman babaka. Pero medyo masakit na rin naman yung damage sa kaya niyang i-provide. Si Anti-Mage, medyo nasasaktan din dun sa paulan dito ng tropa nating si YS. Isinta yun, kita mo yung damage. Kimi mong may racket, kumbaga. Ang kanina, water gun lang itong mga bala ko ngayon, pambumbero na. Pwede na lumaban, bumbomba ng apoy. Pero for this 5-2 ang ating score, 4K golden in favor of Onic Indonesia. Mabilis lang para sa Onic, par na gumangster dito. Ngayon, pagka yung isang shin tumaba, siguro later on in the life, dun natin mararamdaman yung Evos Legends. Pero for now, di natin madedeny. They have the image also, mabilis lang, mabilis lang sa Onic Indonesia umerly dito. Walang pampatay sa Onic. Wala silang pampatay sa ano, wala silang pampatay sa Kimi. Even crowd control nga, paano nila i-stop yun? Unless tatamaan lang ng Abyssal Arrow and that's it. Tama ka naman dyan. And Rassi, talagang nagpe-flex na naman ang kanyang katawan na pine-flex yung muscle. Pero yung mid lane, sir, yun yung nabibigyan, mga kaibigan. Mukhang nalilito sila, Abyssal Arrow, nag-connect na rin dito. Pero tingnan natin kung papasok ka pa si Bajan. And Anti-Mage, pumasok talaga dun sa loob. Medyo hindi siya nasasaktan, pero says dito, mukhang masasaktan na dun sa labagda ng Revitalize. Brilliant na mana para sa kanya. Pero si Rek nandito sa kanilang back lane. Si Rek tinasanggap na yung damage niya, isang jago, grabe. Grabe naman, gapang buhay, loading pa atras. Kumbag, oop! Uyun! Kukonekta ang Kimi mong may racket sa pool. Mala 3-point shootout, mga kaibigan. Kitang-kita sa Gedli, may pahabol pang foul. Patay si Kuya Rector for the third time. Technical foul. Grabing inawakan sa mukha. Inawakan sa mukha, pre. Binato ng bola, par. Binato ng bola habang nasa laro. Ito pa, another one. Bouncy boy, yun na naman. Ako po. Grabe naman makakalasin. Grabe din makakalasin itong racket ni Kimi. Shoot na shoot. Parang may may telescope to, par. Pre, naka times 4, times 8, na gano'n, no? Sa item naman, guys, more on magical items dito, ang tropa, Ice Queen Wand, and the Glowing Wand naman, para sa... sa kanya. So, bukang pasmado ang makakaramdam nung skill ni Kimi dito. And siya may pinakamalaking pera, 6.4K. Drian dito, Necklace of Durance, kinounter na agad yung Esmeralda, first build dito ng thumbs, maganda rin naman para sa kanya. Pero dito, si Bajan, mukhang nasasaktan na rin. Sa lahat ng damage na kayang i-provide ng mga kalaban niya, si Anti-Mitch, okay na rin sila. Ito din, Talagang, ganda ng galaw ngayon ng Onic Indonesia against this Evos Legends. Kakaiba din sila gumawa ng play. Pero look at this, si Rassi, oops, tingnan mo, tamang pinagtsatsagaan na nila. Kahit mag-isa lab, gamitan ng skills. Kumbaga, kung mapatay, go. Kung hindi, wag, diba? At least, tinatry nila. And look at that, napapakomit, napapareak yung Evos Legends. At that damage naman si Zeiss, napagamit na din ng Brilliance Aura. Pero, ayun, racket. Oh, yun na naman, yung racket. Sigurado ka dyan, sir. Talaga namang halos lahat ng objectives. Pero sinalo na. Sinalo na yung Anti-Mage yung Torre, pre. Medyo masakit na naman yun. Katapult na lang yung natitira. Tapos yung dalawang tira, pinansalag mo pa galing Torre. Medyo masakit nga. Abyssal Arrow, nag-connect. One dito, hindi makalapit na masyado. Pero yun, nakuha pa rin nila yung isang tropa dito ng Onic Indonesia. Patay si Rekki. Nakatay sa racket. Naka-red dot. Naka-red dot sa pool na sa pool. Grabe naman yung RPG na ito ni Kimi na ngayon, upgraded Jungle Emblem, Glowing Wand, Ice Queen Wand, plus this, Ang tawag dyan, sa mga ano yan, pero nagre-reduce siya ng physical defense. Yep, yun, magic penetration. Magic penetration. So, magandang item din yan for the Kimi. Pero Holy Crystal siguro, if ever na mabuo niya yung Holy Crystal, talaga magiging maganda. Yun na yung panghuling item niya na dun, no? Pagka ganun huling Holy Crystal siya, kailangan dumistansya na siya. Kasi wala na siyang mababa na yung survivability niya, madali na siyang patayin.
So kailangan dumista distansya siya pag nag-ano. Ako, tinamaan na naman. Medyo makunat naman eh. Oh, tiga mo! Naramdaman! Oh, nag-brillance agad. Brillance agad dito. Umiyak. Ayun pa. Ayun pa. Ay, hari ka dyan, sir. Pagka ganyan naman talaga yung mga, ano, phase 2-1. Matik dyan, sinalo, salong-salo, sir. Eto pa si Bajan. Medyo masakit nga naman talaga yung normalis dito. Pero pag hindi nyo tinangkiyan o hindi nyo binasag yung catapult dyan, pwedeng tapusin kayo ng Onic Indonesia na ganun kaag. Kakaiba yung Onic Indonesia, no? So, sa galawan nila, meron silang mga nakareserbang play na kayang gawin. So, feeling ko, hanggang kung kahit abutin ito ng game number 5, hindi matatapos yung Onic Indonesia na magpakita ng bago sa ating panlasa. Ito na, sisahangan dito. Mabilis lang din na patay. Mabilis lang talaga, sobrang bilis. Pero tingnan natin si Sage dito, mukhang naramdaman. Kahit may pang-brilliance ka dyan, ipapalagaan. Rasi, sinalya yung tatlo. Pasok naman dito para sa kanila, vacuum para kay Rek. Double kill na nga si Drian dito. Pero tingnan natin yung Torre, wala silang minions. Ano yung gagawin nila dito para mag-defend? Kasi apat yung patay, isa na lang yung natitirang buhay. And si Lena na lang, tower lock si paring Santiago. Na-vacuum pa yung isa. And a wipe out for the game number 2 para sa Onic Indonesia.